DFW yung babae. Bumalik sa Pilipinas bilang isa ng malamig na bangkay sa loob ng kahon. Pero nang makita ng kanyang pamilya ang kanyang bangkay, ay napatulala na lang sila sa gulat. Sa isang maliit at mahirap na baryo sa Pilipinas, nakitira ang babaeng nagngangalang Maria Santos. Hindi kailanman naging madali ang buhay ni Maria, ngunit hinarap niya ang bawat araw na may katatagan na nagbibigay inspirasyon sa lahat ng nasa paligid niya. Nakatira ang kanyang pamilya sa isang simpleng bahay na yari sa Kawayan na may bubong na kugon na hirap panatilihin ang ulan sa labas tuwing tag-ulan. Umaasa sila sa lupa para sa karamihan ng kanilang pangangailangan. Nagtatanim ng mga gulay sa maliit na hardin at nag-aalaga ng ilang manok para sa mga itlog nito. Ang asawa ni Maria na si Carlos ay isang mangingisda. Bumabangon bago magmadaling araw upang ihulog ang kanyang lambat at bumabalik ng gabi na may huli. Ang dagat ang nagbibigay sa kanila ng kabuhayan, ngunit nagsimulang lumala ang kalusugan ni Carlos at kalaunan ay na-diagnose siya ng isang karamdaman na nagpatigil sa kanya sa pagtatrabaho at manatili na lamang siya sa kanyang kama. Nang hindi na makapagtrabaho si Carlos, nawala ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng pamilya at mabilis na naubos ang kanilang ipon sa mga gastusing medikal at pang-araw-araw na pangangailangan. Ang kanilang dalawang batang anak na sina Angela at Clara ang nagsilbing liwanag ng buhay ni Maria. Sa edad na 5 at 6 na taon, masyadong bata pa sila para maunawaan ang buong saklaw ng kanilang paghihirap. Nagtatrabaho si Maria nang walang tigil upang masiguro na hindi sila matutulog na gutom. Madalas na isinusuko ang kanyang sariling pagkain para lamang makakain ng mga bata. Ang kanyang ina naman na si Elena, isang matandang babae na may mabuting puso ngunit mahina na katawan, ay tumutulong din naman sa abot ng kanyang makakaya. Inaalagaan ng mga bata at kumukuha ng mga maliliit na trabaho sa baryo. Alam ng komunidad ang mga paghihirap ni Maria. Madalas na nag-aalok ang mga kapitbahay ng kaunting tulong tulad ng bigas, ilang gulay, kaunting pera. Sa kabila ng tulong, nanatiling mabigat ang kalagayan ng pamilya. Alam ni Maria na kailangan niyang makahanap ng matatag na kita para sila ay makaraos. Isang gabi, matapos patulugin sina Angela at Clara, umupo si Maria kasama si Elena sa kanilang maliit na mesang kahoy. Ang kumikislap na ilaw mula sa lampara ng langis ay naghulma ng mahabang mga anino sa dingding. "Mama," simula ni Maria. Mabigat ang boses sa pag-aalala. "Hindi ko na po kayang makita silang naghihirap pa. Kailangan ni Carlos ang kanyang gamot at ang mga bata naman ay kailangan makapasok sa paaralan. Inalok po ako ng trabaho bilang isang domestic helper sa Saudi Arabia. Balita ko maganda ang kitaan doon at ito lang ang pagkakataon natin na mabago ko na yung buhay natin." Tumingin si Elena sa kanyang anak na may luha sa mga mata. "Maria, delikado ang pagpunta doon. May mga kwenta akong naririnig na hindi na bumabalik ang mga kababaihan na pumupunta doon. Pero alam ko na kailangan mong gawin ang sa tingin mo'y makakabuti sa iyong pamilya. Kakayanin namin dito hanggat maaari." Tumango si Maria, matibay ang loob. Hindi naging madali ang desisyon ngunit wala siyang ibang nakikitang paraan. Ang susunod ng mga linggo ay naging mabilis na paghahanda at pamamaalam. Ginugol ni Maria ang bawat sandali kasama ang kanyang pamilya. Pinapahalagahan ang maliliit na kasiyahan at pagmamahalan na nagbubuklod sa kanila. Ang mga araw ni Maria ay puno ng walang tigil na trabaho at mga gawain. Gumigising siya bago sumikat ang araw. Ang kanyang mga kamay ay magaspang at sugat-sugat mula sa paglalaba at paglilinis ng sahig. Sa kabila ng pagod, palagi siyang nakakatagpo ng oras upang makipaglaro kina Angela at Clara. Alam ng kanyang pagmamahal at presensya ang pinakamahalagang regalo na maibibigay niya sa kanila. Sa gabi, matapos ang mahabang araw ng trabaho, nauupo si Maria sa tabi ng kama ni Carlos. Hawak ang kanyang kamay at binubulong ang mga salitang nagbibigay ginhawa at pag-asa dito.
Isang gabi habang lumulubog ang araw at nagbabago na nga ang kulay ng langit na nagiging kulay kahel at rosas na ito, mag-isa si Maria kasama si Carlos. Mas mahina siya kaysa karaniwan. Mababaw at hirap ang paghinga ng lalaki. Pinunasan ni Maria ang pawis sa noo ni Carlos at pinakain siya ng kutsara ng sabaw. Nadudurog ang puso sa kanyang pagdurusa. Maria, sabi ni Carlos. Halos bulong na lamang ang boses. Sa totoo lang, Maria, ayokong umalis ka. Pero alam ko na ito lang ang paraan. Mangako ka. Mangako ka na aalagaan mo ang sarili mo. Namumuong luha sa mga mata ni Maria, nagsalita siya. Nangangako ako, Carlos. Babalik ako kagad at magsasama-sama ulit tayo basta't maghintay ka para sa akin. Noong gabi bago ang kanyang pag-alis, tinipon ni Maria ang kanyang pamilya para sa isang simpleng hapunan. Kumain sila ng tahimik. Mabigat ang hangin dahil sa nalalapit nilang paghihiwalay. Pagkatapos ng hapunan, inihiga niya sina Angela at Clara. Pinatulog ito. Kinikwento ang kanilang mga paboritong kwento bago matulog. Kumapit ang mga bata sa kanya. Ang kanilang mga inosenteng mukha ay puno ng pag-aalala. Mama, huwag kang umalis. Pakiusap ni Angela. Mahigpit na hawak ang braso ni Maria. Kailangan kong umalis, mga mahal ko. Malumanay na sagot ni Maria. Hinalikan ang kanilang mga noo. Pero magpapadala naman ako sa inyo lagi ng mensahe sa bawat pagkakataon na meron ako at babalik ako bago pa ninyo malaman. Hindi nyo namamalayan, nandito na ulit ako. Habang lumalalim ang gabi, gising pa rin si Maria. Nakikinig sa mga tunog ng baryo, tahol ng mga aso sa malayo, kuluskos ng hangin sa mga puno. Iniisip niya ang mga hamon na naghihintay sa kanya sa Saudi Arabia at nagdasal para sa lakas na malampasan ng mga ito. Ang pag-iisip sa kinabukasan ng kanyang pamilya ang nagpapanatiling matatag sa kanya. Kahit na pinupukaw siya ng takot at kawalan ng katiyakan. At dumating na nga ang araw ng kanyang pag-alis. Tila ba masyado itong maaga para sa kanyang damdamin? Nagtitipo ng baryo upang siya'y ihatid at magpaalam. Nag-aalay ng mga panalangin at mabuting hangarin kay Maria. Mahigpit na yakap ni Elena sina Angela at Clara. Ang kanilang mga mata ay malaki sa pagkalito at takot. Mama, bakit kailangan mo bang umalis? Tanong ni Clara. Nanginginig ang maliit na boses. Lumuhod si Maria. Niyakap ng mahigpit ang kanyang mga anak. Kailangan kong umalis para makapagtrabaho at kumita ng pera. Para maalagaan tayong lahat. Nangangako ako magpapadala ako ng mensahe sa bawat pagkakataon na meron ako. At balang araw, makakabalik din ako sa bahay natin. Sa mabigat na puso, hinalikan ni Maria ang kanyang mga anak at niyakap ang kanyang ina sa huling pagkakataon. Sumakay siya sa masikip na bus na magdadala sa kanya sa paliparan. Puno ng isip ang mga alaala ng pamilyang iniwan at ang ditiyak na hinaharap na kanyang kakaharapin. Habang umaandar ang bus sa malikabok na kalsada, tumingin si Maria sa mga dumadaang bukirin at pamilyar na tanawin. Sinisikap na ukitin sa kanyang alaala ang bawat detalye. Alam niyang mahaba at mahirap ang paglalakbay, ngunit ang kanyang pagmamahal sa pamilya ang nagbibigay sa kanya ng lakas na harapin ang anumang pagsubok. Sa Saudi Arabia, natagpuan ni Maria ang sarili sa isang mundong malayo sa kanyang kinalakihan. Mabigat ang trabaho, mahaba ang oras at madalas na nakakalungkot ang kalungkutan. Ngunit patuloy siyang nagsusumikap. Pinatitibay ng mga larawan ng mga mukha ng kanyang mga anak at ang pag-asa na mabigyan sila ng isang magandang kinabukasan. Bawat buwan, nagpapadala siya ng pera pa uwi, kasama ng mga liham na puno ng pagmamahal at pag-asa. Nangangakong babalik siya sa lalong madaling panahon. Sa Pilipinas naman ay inaalagaan ni Elena sina Angela at Clara. Tinitiyak na pumapasok sila sa paaralan at may pagkain sa mesa. Patuloy na sumusuporta ang komunidad.
Alam ang malaking sakripisyo na ginagawa ni Maria. Sa kabila ng hirap, mayroong pag-asang isang paniniwala na balang araw ay iaahon ni Maria sila mula sa kahirapan. Ang mga buwan ay tuluyan ng naging taon at ang mga liham ni Maria ay naging tulay na nag-uugnay sa kanya sa kanyang pamilya. Nagsusumikap siya ng walang tigil. Nangangarap ng araw na makakauwi siya at mayayakap muli ang mga mahal niya sa buhay. Ngunit may iba pang plano ang kapalaran at isang hindi inaasahang pangyayari ang nagsimulang magbanta sa pamilyang Santos. Naghahanda ng yugto para sa isang hindi inaasahang takbo ng kapalaran. Sa pagdating ni Maria sa Saudi Arabia, may halong pag-asa at pangamba sa kanyang puso. Iniwan niya ang kanyang tahanan at pamilya. Pumasok sa isang banyagang lupain kung saan lahat ng bagay ay bago at kakaiba para sa kanya. Ang abalang lungsod ay lubos na iba sa tahimik na baryo. Ang matataas na gusali, abalang mga pamalihan at ang hindi pamilyar na wika ay nagparamdam sa kanya na siya ay isang maliit na isda sa malawak na karagatan. Ang kanyang amo, isang mayamang pamilya na nakatira sa isang malaking villa, ay tila magiliw sa simula. Binigyan si Maria ng maliit na kwarto sa silid ng mga kasambahay at isang listahan ng kanyang mga pang-araw-araw na gawain. Nakakapagod ang trabaho, paglilinis ng malaking bahay, pagluluto ng mga pagkain at pag-aalaga sa mga anak ng pamilyang ito. Sa kabila ng mabibigat na oras ng trabaho, nanatiling matatag si Maria. Araw-araw niyang ipinapaalala sa sarili na ito ay para kina Angela at Clara, nang kanyang mga sakripisyo ay para sa kanilang kinabukasan. Siyempre, pati na rin sa pagpapagaling ng kanyang asawa. Sa simula, nagawa ni Maria na magpadala ng pera at mga liham pauwi ng regular. Palaging puno ng pagmamahal at pag-asa ang kanyang mga liham. Pinipinta ang isang larawan ng pag-asa sa kabila ng kanyang mga pakikibaka. Mahal kong mama at papa. Mahirap ang trabaho dito sa Saudi pero kinakaya ko. Miss ko na kayong lahat at araw-araw ko kayong iniisip. Pakiyakap at halik na lamang ng malaki sina Angela at Clara para sa akin. Binibilang ko na ang mga araw hanggang makauwi ako. Sana'y mahintay niyo ako. Nagmamahal, Maria. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, nagsimulang lumala ang sitwasyon ni Maria. Ang kanyang mga amo ay naging mas demanding at mas kaunti ang awa sa kanya. Madalas siyang nagtatrabaho mula madaling araw hanggang hating gabi na halos wala na nga siyang pahinga. Ang mga ipinangakong araw ng rest day niya ay bihirang mangyari at kahit anong maliit na pagkakamali ay sinasalubong ng matinding galit ng mga ito. Nagsimulang magdusa ang kalusugan ni Maria. Bumagsak ang kanyang timbang. Ang kanyang mga kamay ay nagkakalyo at sugat-sugat. At ang kakulangan sa tulog ay palaging nagpapapagod sa kanya ng gusto. Sa kabila ng kanyang lumalalang kalagayan, pinilit niya ang sarili na magpatuloy sa pagtatrabaho. Alam na umaasa sa kanya ang kanyang pamilya. Isang gabi matapos ang isang napakahirap na araw, umupo si Maria upang sumulat ng liham sa kanyang pamilya. Nanginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang panulat at napuno ng luha ang kanyang mga mata. Gusto niyang sabihin ang lahat. Ilabas ang kanyang takot at pagod, ngunit ayaw niyang mag-alala ang kanyang pamilya. Sa halip, sumulat siya ng maikling mensahe na nakatuon sa mga positibong bagay. Mahal kong mama, papa at Carlo. Medyo mahirap ngayon pero kinakaya ko. Huwag kayong mag-alala sa akin. Miss ko na kayong lahat. Nagpapadala ako ng dagdag ngayong buwan. Pakisigurado lang na mabili ang kailangan ng mga bata, ha? Nagmamahal, Maria. Ngunit si Elena na kanyang ina, matalino at sensitibo ay nakaramdam ng mali. Napansin niya ang paiksi ng paiksi ng mga liham ni Maria at ang pagod sa kanyang mga salita. Ibinahagi niya ang kanyang mga alalahanin sa komunidad at sama-sama nalang sinubukang alamin kung ano ang nangyayari. Sa Pilipinas, patuloy ang pakikibaka ng buhay. Nagtatrabaho ng walang tigil si Elena para alagaan ang kanyang mga apo na sina Angela at Clara. Nalabis na nangungulila sa kanilang ina. Madalas na nagtatanong ang mga bata kung kailan uuwi si Maria at pinapalakas ni Elena ang kanilang loob.
itinatago ang kanyang sariling takot sa likod ng kanyang ngiti. Isang araw, dumating ang liha mula sa isang kapwa OFW sa Saudi Arabia ni Maria, na nakilalang babae at nalaman ng kanyang kalagayan. Inilarawan ng liham ang nakakatakot na kalagayan ni Maria. Sobra pa sa trabaho ang kanyang ginagawa. Minamaltrato siya at patuloy na nanghihina na ang katawan ni Maria. Halos mawasak ang puso ni Elena habang binabasa ang liham. Niyakap niya ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. Tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. "Kailangan nating gumawa ng paraan," bulong niya, nanginginig ang boses sa pag-aalala. Mabilis na kumalat ang balita sa baryo. Nagtipon ang buong komunidad. Pinag-usapan kung papaano matutulungan si Maria. Nakipag-ugnayan sila sa mga ahensya ng gobyerno at mga OFW support groups. Umaasa na makakahanap ng paraan upang maibalik si Maria sa Pilipinas. Samantala, patuloy na tinitiis ni Maria ang kanyang kalagayan. Lalong lumala ang pagmamaltrato ng kanyang mga amo. Bihira na siyang bigyan ng sapat na pagkain. Lumala ang kanyang tirahan at madalas siyang pinagsasalitaan ng masama. Sa kabila ng lahat, patuloy siyang lumaban. Pinapalakas ng pagmamahal niya sa kanyang pamilya at ang pag-asa na balang araw, matatapos din ang bangungot na ito. Isang gabi matapos siyang sigawan ng matindi dahil sa maliit na pagkakamali, tuluyan nang bumigay si Maria. Umupo siya sa maliit niyang kwarto. Hawak ang isang larawan ng kanyang pamilya. Niyugyug ng kanyang katawan ng mga pag-iyak habang bumubulong. "Patawad mga mahal ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pakakayanin to." Sa Pilipinas, walang tigil ang pagsusumikap ni na Elena at mga taga-baryo. Nagpapadala sila ng mga liham, tumatawag ng telepono at nag-o-organize ng mga fundraising para makalikom ng pera para sa pag-uwi ni Maria. Sina Angela at Clara, bagaman bata pa ay nararamdaman ng kagipitan at takot sa kilos ng kanilang lola Elena. Niyakap nila ang isa't isa, kinukuha ang lakas mula sa kanilang pagmamahalan at nanalangin para sa ligtas na pag-uwi ng kanilang ina. Linggo ay tuluyang naging buwan at lalong naging desperado ang sitwasyon. Padalang na nga ng padalang ang liham ni Maria at kapag dumadating naman, puno ng malabong pag-asa. Ang dating matibay na koneksyon sa kanyang pamilya ay tila ba nawawala na. Nagiiwang ng puwang na puno ng pag-aalala at takot. Habang patuloy na lumalala ang kalagayan ni Maria, lalong nagpupursige ang pamilya niya na siya ay makauwi. Nakipag-ugnayan na nga sila sa lokal na media. Umaasa na makuha ang atensyon sa kalagayan ni Maria. Hanggang sa tuluyan na nga rin nagsimulang magsilabasan ang mga kwento ng mga OFW workers na kumakaharap ng mga hamon at problema katulad ng kinakaharap ni Maria na nagdulot para marami ang mabahala. Isang gabi habang lumulubog ang araw sa baryo, tinipon ni Elena sina Angela at Clara. Sila'y naupo, hawak kamay at nanalangin para sa kaligtasan ni Maria. Sumama ang buong komunidad maging si Carlo sa kanila. Tila ba isang dagat ng mga sumusuportang muka, bawat isa'y determinadong makita si Maria na makabalik sa kanilang tahanan. Hindi nila alam, ang mga pangyayari pa lang ito ay magdudulot ng malaking pagbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Nagdadala ng parehong sakit at isang sinag ng pag-asa. Ang pakikibaka ay malayo pa sa katapusan, ngunit ang walang hanggang pagmamahal ng pamilyang Santos at ang pagkakaisa ng komunidad ay magiging kanilang pinakamalaking lakas sa harap ng pagsubok. At sa tahimik nga nilang baryo, ang mga araw ay lumilipas na puno ng pag-aalala. Si Elena at Carlos, kasama ang buong pamilyang Santos, ay nagdadala ng bigat ng kawalang kasiguraduhan at takot habang naghihintay ng anumang balita tungkol kay Maria. Ang komunidad ay nanatiling sumusuporta. Ang kanilang sama-samang pag-asa ay tila ba isang marupok na sinulid na nag-uugnay sa lahat. Isang maalinsangang hapon, habang walang tigil na tumatama ang araw sa kanilang baryo, dumating ang isang opisyal mula sa gobyerno sa bahay ng pamilyang Santos. Tumigil ang paglalaro ng mga bata sa baryo upang panoorin ang hindi pamilyar na sasakyan
na huminto sa maliit na bahay na yari sa Kawayan. Si Elena, abala sa pagsasampay ng mga damit, ay napansin ang opisyal na bumaba ng kotse na may mabigat na ekspresyon sa kanyang mukha. Tumibok ng mabilis ang puso niya. Naramdaman ang bawat bigat ng dalang balita. Elena Santos? Tanong ng opisyal. Kinukumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Oho, ako nga po si Elena. Sagot niya. Pinupunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang apron. Ano po bang sadya ninyo? Ang mukha ng opisyal ay puno ng kalungkutan. Ikinalulungkot ko ang ipaalam sa inyo na may masamang balita tungkol sa inyong anak na si Maria. Nanghina ang mga tuhod ni Elena. Napahawak siya sa gilid ng basket ng mga labahin para sa suporta. Anong nangyari kay Maria? Huminga ng malalim ang opisyal. Ikinalulungkot ko ang ipaalam sa inyo na pumanaw na si Maria. Ibabalik ang kanyang katawan sa Pilipinas sa loob ng ilang araw. Umikot ang mundo ni Helena. Ang mga salita ay umaalingaw-ngaw sa kanyang mga tenga. Hindi, hindi maaari. Bulong niya. Basag ang boses. Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang siya'y bumagsak sa kanyang mga tuhod. Lubos na nabigla sa kalungkutan. Lumuhod ang opisyal sa tabi niya. Nag-aalok ng maliit na kapayapaan at ginhawa sa kanya. Sa loob ng bahay, narinig ni Carlos ang pag-uusap at sinikap bumangon mula sa kanyang kama. Sa kabila ng kanyang kahinaan, pinilit niyang makarating sa pintuan. Ang kanyang mukha ay maputla at ang mga mata ay puno ng pighati. Mama Elena, ano pong nangyayari? Tanong niya, nanginginig ang boses. Bumaling si Elena sa asawa ng kanyang anak. Ang mga luha ay patuloy na umaagos. Carlos, si Maria, patay na daw siya. Nanghina ang mga tuhod ni Carlos at humawak siya sa pinto para magsilbing suporta. Parang nabasag ang kanyang puso sa milyong-milyong piraso. Hindi, hindi pwede si Maria. Hindi siya pwedeng mawala sa amin. Iyak niya. Puno ng sakit ang kanyang boses. Sina Angela at Clara naman na naglalaro kasama ang kanilang mga kaibigan, malapit doon ay tumakbo sa tabi ng kanilang lola. Naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Lola, ano pong nangyayari? Tanong ni Clara. Ang kanyang inosenteng mga mata ay puno ng takot. Hinila ni Elena ang kanyang mga apo sa mahigpit na yaka. Hindi kayang sabihin ang hindi masukat na pagkawala ng kanilang nanay. Nagtipo ng mga taga-baryo sa paligid ng bahay ng pamilyang Santos. Nag-aalok ng pakikiramay at suporta. Nagdala ang mga kapitbahay ng pagkain at tubig. Sinusubukang magbigay ng kakaunting aliw sa gitna ng kalungkutan. Ang mga sumunod na araw ay naging isang kalituhan at kalungkutan na puno ng paghahanda. Nagkaisa ang komunidad sa pagtulong sa pamilyang Santos na maghanda para sa pagdating ng labi ni Maria at sa kanyang paparating rin na libing. Sina Angela at Clara, bagaman masyadong bata upang lubos na maunawaan ang sitwasyon, ay kumapit kay Elena at sa tatay nilang si Carlos. Naghahanap ng ginhawa sa kanilang presensya. Isang gabi habang magkakasama ang pamilya sa kanilang maliit na sala, puno ng mabigat na katahimikan ng hangin, hawak ni Elena si Angela sa kanyang kandungan habang si Clara naman ay nakaupo malapit kay Carlos. Hawak ang kanyang maliit na kamay. Ang pagkawala ni Maria ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang buhay. Isang puwang na tila imposibleng mapunan. Kailangan nating maging matatag para sa mga bata. Bulong ni Elena kay Carlos. Puno ng luha at sakit ang boses. Gusto ni Maria na maalagaan natin sila. Tumango si Carlos, bagaman ang sakit sa kanyang puso ay tila hindi masukat. Opo, gagawin natin yun, Nay. Malumanay ang sagot. Ang kanyang mga mata ay puno ng halo ng kalungkutan at determinasyon para sa asawa niyang si Maria. Dumating ang araw na inaasahan ang pagdating ng katawan ni Maria. Nagtipo ng mga taga-baryo sa maliit na paliparan. Mabigat ang hangin. Punong-puno ng kalungkutan at hindi makapaniwala ang mga tao.
habang binababa ang kabaong mula sa eroplano. Hinawakan ni Elena ng mahigpit ang kamay ng kanyang manugang na si Carlos. Humuhugot ng lakas sa kanya. Sina Angela at Clara ay nakatayo sa tabi nila. Mahigpit na magkayaka. Nang ang kabaong ay dinala na sa baryo, ito ay inilagay sa maliit na kapilya para sa burol. Mga kaibigan, pamilya at kapitbahay ay dumating upang magbigay ng kanilang huling respeto. Nag-aalay ng mga panalangin at nagbabahagi ng mga kwento at alaala ni Maria. Ang hangin ay puno ng amoy ng mga bulaklak at malumanay na mga bulong ng pakikiramay. Dumating ang sandali ng katotohanan nang lumapit sina Elena at Carlos, kasama ang kanilang malalapit na pamilya sa kabaong upang magpaalam sa huling pagkakataon. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang inaabot ang takip ng kabaong. Pero habang unti-unting binubuksan ang takip, napuno ng gulat ang buong kapilya. Sa loob ng kabaong ay katawan ng isang babae ang kanilang nakita. Ngunit hindi ito si Maria. Nanghina si Elena. Maputla ang mukha at malaki ang mga mata sa pagkagulat. Hindi! Hindi ito yung anak ko! Hindi ito si Maria! Sigaw niya. Ang boses ay pinaghalo ng kalituhan at hindi pagkapaniwala. Si Carlos man ay naguguluhan din. Tinignan niya ang hindi pamilyar na mukha. Ang isip ay nahihirapang intindihin ng kanyang nasilayan. Nasaan yung asawa ko? Tanong niya. Nanginginig ang boses. Ang kapilya ay napuno ng mga bulong ng kalituhan at pag-aalala. Tinawag ang opisyal na nagdala ng balita upang ipaliwanag ang hindi nila masukat na pagkakamali. Siya ay nauutal. Malinaw na maging siya ay nalilito rin katulad ng lahat. Hindi ko maintindihan, sabi niya habang umiiling. Siguro nagkaroon lang ng pagkakamali. Kailangan nating alamin kung ano ang totoong nangyari. Ang kalungkutan ni Elena ay nahaluan ng pag-asa. Kung hindi ito yung anak ko, sabi niya. Nanginginig ang boses. Nasaan siya? Ang tanong na ito ay napakahirap sagutin. Isang tanong na punong-puno ng kawalang katiyakan at pag-asa. Ang pamilya at ang buong komunidad, nagkaisa sa kanilang paghahanap ng mga sagot, ay naghanda na upang alamin ang misteryo ng kapalaran ni Maria. Ang pakikibaka ay malayo pa sa katapusan at ang landas ay naharap ay puno ng mga pagsubok. Ngunit isang sinag ng pag-asa ang nagbigay liwanag sa kanilang paglalakbay. Ang pagkatuklas na hindi katawan ni Maria ang nasa kabaong ay nagpaigting ng emosyon sa pamilyang Santos at sa buong baryo ng San Pedro. Ang kalungkutan ay napalitan ng kalituhan at ang kalituhan ay mabilis na naging desperadong paghahanap para sa mga kasagutan. Sina Elena at si Carlos. Pinapalakas ng pag-asang buhay pa si Maria ay nagpa siyang alamin ang katotohanan. Agad silang nakipag-ugnayan sa embahada at mga otoridad sa Saudi Arabia. Humihiling ng imbestigasyon sa mga pangyayari sa pagkamatay ni Maria. Ang baryo rin ay nagkaisa sa pagsuporta sa pamilya sa kanilang paghahanap ng kasagutan. Samantala sa Saudi Arabia, ang buhay ni Maria ay naging isang bangungot. Patuloy siyang nagtatrabaho ng walang humpay para sa kanyang mga amo. Tinitiis ang lalong lumalalang pagmamalupit sa kanya. Ang kanyang mga amo na pinamumunuan ng kasakiman at kalupitan ay nagpa siyang gawin na itong permanente at hindi binabayaran ang alipin nilang si Maria kung kanilang ituring. Upang magawa ito, pinalabas nilang patay na siya. Balak na putuli ng kanyang koneksyon sa kanyang pamilya at sa labas ng mundo. Kinulong nila si Maria sa isang maliit at walang bintanang silid. Unti-unting nawawala ang diwa ni Maria sa kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Ang dati niyang matatag at matibay na pagkatao ay napalitan ng anino ng takot at kawalan ng pag-asa. Ang mga araw ay nagiging gabi habang siya ay nananatili sa napakadilim na kwarto. Ang tanging pakikisalamuha sa tao na kanyang nararanasan ay ang mga sandali na binibigyan siya ng pagkain o pinipilit na magtrabaho sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng kanyang mga amo. Ang plano ay binuo ng kanyang amo, si Mr. Hassan,
isang lalaking kilala sa kanyang walang awa na mga gawain. Nang ang isa sa mga kasamahan ni Maria, isang kapwa OFW na nagangalang Rosa, ay nagkasakit at namatay. Nakita ni Mr. Hassan ang isang pagkakataon. Nagpasya siyang gamitin ang katawan ni Rosa upang palabasin na patay na si Maria. Inaasahan na walang makakapansin sa pagpapalit ng kanilang katawan. Sa Pilipinas naman, ang imbestigasyon ay mabagal na umusad. Hinaharangan ng mga balakid sa himpilan ng gobyerno. Bukod pa dito ay wala rin silang natatanggap na kahit na anong kooperasyon mula sa tahanan ng amo ni Maria na si Mr. Hassan. Gayunpaman, ang walang tigil ng mga tawag ni Elena at ang lumalaking atensyon ng media ay nagpuwersa sa mga otoridad na seryosohin ang kaso. Nagpadala sila ng mga imbestigador sa tahanan ng lalaki upang alamin ang kalagayan ni Maria. Isang imbestigador nga na isang maawaing babae na nagangalang Fatima ay nagkaroon ng isang special na interes sa kasong ito. Alam niya ng lubos ang kalagayan ng mga OFW at determinadong alamin ang buong katotohanan. Nagtago siya sa ilalim ng kanyang mga balak. Bumisita siya sa tahanan ni Mr. Hassan. Gamit ang kanyang karapatan, natignan at i-check ang kapakanan ng mga domestic worker doon. Sa kanyang pagbisita, napansin ni Fatima ang tensyon sa loob ng bahay. Ang mga tauhan ay tila ba ninenerbiyos. At napansin niya rin na parang sobrang defensive ni Mr. Hassan kung makapagsalita. Lalo siyang nanghinala nang madiskubre niya ang mga hindi pagkakatugma sa mga record tungkol sa trabaho ni Maria at ang mga pangyari sa pagkamatay ni Rosa. Talaga namang malayo sa katotohanan ang kanyang nakikita. Ramdam niyang may mali kaya humiling siya na makausap ang mga domestic worker ng pribado. Sa isang liblib na sulok ng hardin, nagawa ni Fatima na makausap ang isang katulong, isang dalagang babae na nagangalang Laila. Sa simula'y nag-aalangan pa ito, pero kalaunan ay bumigay si Laila at inilahad ang nakakatakot na katotohanan. Maria is still alive, bulong niya, takot na lumilingalinga sa paligid. She's being in prison. They want her to be a slave in their family. Kaya pinalabas na lamang nilang patay siya at ginamit nila ang katawan ng isa naming katrabaho, si Rosa, para mapagtagumpayan ang kanilang mga plano at para maging tunay na nilang alipin si Maria. Mabilis na tumibok ang puso ng banyagang si Fatima habang iniintindi ang mga salita ni Laila. Alam niyang kailangan niyang kumilos ng mabilis at maingat upang iligtas si Maria. Pinapasalamatan niya si Laila sa kanyang tapang at tiniyak sa kanya na darating ang tulong. Dala ang mahalagang impormasyong ito, bumalik si Fatima sa embahada at iniulat ang kanyang natuklasan. Ang embahada, na armado ng konkretong ebidensya, ay nakipag-ugnayan sa mga lokal na otoridad upang magsagawa ng isang operasyon sa pagliligtas at pag-rescue kay Maria. Maingat nilang pinlano ang operasyon. Alam na anumang pagkakamali ay maaaring maglagay sa buhay ni Maria sa panganib. Sa araw ng rescue operation, dumating ang isang grupo ng mga opisyal sa bahay ni Ginoong Hassan na may dalang warrant of arrest. Si Fatima, bahagi ng grupo, ang nanguna. Ang puso'y tumitibok sa kaba at takot. Mariing tumutol si Mr. Hassan, ngunit hindi napatinag ang mga opisyal. Sinaliksik nila ang bahay, kwarto sa bawat kwarto, hanggang marating nila ang isang nakalak na pinto sa malayong bahagi ng mansyon. Buksan mo ang pinto na ito, utos ni Fatima. Matatag at hindi natitinag ang boses. Nag-alinlangan si Mr. Hassan. Maputla ang mukha sa takot. Nang tumanggi siya, pinilit ng mga opisyal libuksan ang pinto at natuklasan ang maliit na madilim na silid kung saan nakukulong si Maria. Si Fatima ay agad na pumasok. Pilit na sinilip ang madilim na kwarto. Doon nga sa isang sulok, nakaupo si Maria. Ang mga matay walang sigla at ang katawan ay payat. Lumuhod si Fatima sa tabi niya. Malumanay na hinawakan ang kanyang braso. Maria, we're here to protect you and bring you back to your home. Malumanay niyang sabi. Napuno ng luha ang mga mata ni Maria habang tumitingin siya pataas. Ang isip ay nahihirapang intindihin ang nangyayari. Bring me home? Mahina niyang bulong, hindi makapaniwala.
Yes, Maria. Tama ka nang narinig. Sagot ni Fatima, puno ng emosyon ng boses. Uuwi ka na. Habang inaalalaya ng mga opisyal si Maria palabas ng bahay, nanatili si Fatima sa tabi niya. Nag-aalok ng suporta at katiyakan. Inaresto nila si Mr. Hassan at ang iba pang mga domestic worker ay inimbestigahan upang matiyak ang kanilang kaligtasan at kalagayan. Mabilis na kumalat ang balita ng pagliligtas kay Maria. Sa San Pedro, nakatanggap ng tawag si Elena na nagbigay sa kanya ng labis na saya at ginawa. Aling Elena! Aling Elena! Natagpuan nilang buhay si Maria! Buhay siya! Sigaw ng isang kapitbahay. Tumatakbo papunta sa bahay ni Elena. Bumagsak si Elena at napaluhod. Ang mga luha ay umaago sa kanyang mukha habang nagpapasalamat siya sa langit para sa isang milagro. Si Carlos naman ay masyadong mahina upang tumayo ay kumapit sa mga braso sa kanyang upuan. Ang mga mata ay puno ng luha ng pasasalamat. Ilang araw pagkatapos, si Maria ay nasa eroplano na pabalik ng Pilipinas. Si Fatima na naging kanyang tagapagligtas ay sumama sa kanya. Tinitiyak na makakakuha siya ng medical at emosyonal na suporta na kailangan niya. Nang dumating si Maria sa maliit na palipara ng baryo, siya ay sinalubong ng dagat ng mga pamilyar na mukha. Sina Elena, asawa niyang si Carlos, at mga anak niyang si Angela at Clara, at ang buong baryo ay naroon. Ang mga mata ay puno ng luha ng saya at ginawa. Bumaba si Maria sa eroplano. Ang katawan ay payat ngunit unti-unting bumabalik ang kanyang espiritu. Agad na tumakbo ang nanay niyang si Elena at niyakap ng mahigpit ang anak. Maria, anak ko! Nakauwi ka na! Umiiyak niyang sabi. Yakap ng mahigpit si Maria. Si Maria naman na ang boses ay puno ng emosyon ay bumulong. Nakauwi na po ako. Mama, nasa bahay na ako. Ang pamilyang Santos sa wakas ay nagkasamang muli, ay mahigpit na kumapit sa isa't isa. Puno ng pasasalamat at pagmamahal ang kanilang mga puso. Mahaba at mabigat ang kanilang paglalakbay, ngunit si Maria ay bumalik na sa kung saan siya nabibilang. Napapalibutan ng pamilya at komunidad na nagmamahal sa kanya. Magkasama silang magpapagaling. Ang kanilang ugnayan ay mas matibay kaysa dati. Sumikat ang panibagong araw sa baryo ng San Pedro. Nagbigay ng mainit na gintong liwanag na nagbigay ng bagong simula para sa pamilyang Santos. Ang pagbabalik ni Maria ay isang himala at nagkaisa ang buong baryo upang magbigay ng suporta at pagmamahal upang matulungan siyang maghilom mula sa nakakatroma niyang karanasan. Ang kwento ng nakakatakot na karanasan ni Maria at ang kanyang milagrosong pagbabalik ay mabilis na kumalat sa buong bansa. Napukaw nito ang puso ng mga tao sa iba't ibang panig ng lugar. Nagsimulang dumagsa ang mga donasyon mula sa may malasakit na mga individual, mga charitable organization at maging ang gobyerno. Lahat ay gustong tumulong sa pamilyang Santos upang makabangon muli. Ang gobyerno, kinikilala ang bigat ng kalagayan ni Maria at ang katatagan ng kanyang pamilya ay nagbigay ng malaking suporta. Tinayak nilang makakatanggap si Carlos ng kinikailangang medical na paggamot nito. Dinala ang mga espesyalista upang suriin ang kanyang kalagayan. Agad siyang sumailalim sa komprehensibong plano ng paggamot upang labanan ang kanyang karamdaman. Samantala, ang mga pondo na naliko mula sa mga donasyon ay inilaan sa iba't ibang pangangailangan ng pamilya. Tinulungan ng komunidad na i-renovate ang kanilang simpleng bahay na kawayan. Pinalakas ito at siniguradong ito ay komportable at ligtas na tirhan. Ang dating tumutulong bubong ay pinalitan ng matibay na mga materyales at pinalawak ang hardin. Nagbibigay daan sa kanila na magtanim ng mas maraming gulay at maging mas self-sufficient. Si Maria na patuloy na nagpapagaling mula sa kanyang karanasan ay nakahanap ng kapanatagan sa pagmamahal at suporta ng kanyang pamilya at mga tulong mula sa kanilang baryo. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa muling pagkonekta sa kanyang mga anak na sina Angela at Clara na talaga namang lumaki na simula noong huli niya itong makita. Kumapit sila sa kanya. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa tuwa na muling makasama ang kanilang ina.
Isang hapon habang nakaupo si Maria Sardin kasama ang kanyang mga anak, lumapit ang nanay niyang si Elena na may dalang isang liham. "Maria," sabi niya, nanginginig ang boses sa pananabik. "May magandang balita ako sa iyo, anak." Tumingin si Maria pataas, puno ng kuryosidad at pag-asa ang mga mata. "Ano yun, ma?" Iniabot ni Elena ang liham. "Ito'y mula sa kagawaran ng edukasyon. Nag-aalok sila ng buong scholarship para kina Angela at Clara. Gusto nilang suportahan ang kanilang pag-aaral hanggang kolehiyo." Napuno ng luha ang mga mata ni Maria habang binabasa ang liham. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang mga anak. "Narinig niyo ba yun, mga mahal ko? Magkakaroon kayo lahat ng pagkakataon upang matuto at magkaroon ng magandang kinabukasan. Isang malaking biyaya to." Nag-organize rin ang komunidad ng isang malaking pagdiriwang upang parangalan si Maria at ang kanyang pamilya. Ang plaza ng baryo ay pinalamutian ng makukulay na banderitas at mga mesa ay itinayo na puno ng pagkain at inumin na ipinagkaloob ng mga taga-baryo. Musika ang pumuno sa hangin at tawa na natusapan ang umalingawngaw sa buong plaza. Sa gitna nga ng pagdiriwang, tumayo ang alkalde ng San Pedro upang magsalita. "Ngayon mga kababayan ko, ipinagdiriwang natin hindi lamang ang pagbabalik ni Maria, kundi ang lakas at pagkakaisa ng ating komunidad. Ipinapakita nito na kapag tayo'y nagkakaisa, kayang malampasan ang anumang hamon. Ang kwento ni Maria ay isang patunay ng kapangyarihan ng katatagan at ang kahalagahan ng pamilya at komunidad." Matapos ito ay inanyayahan si Maria na magsalita kasunod ng alkalde. Tumayo siya sa harap ng kanyang mga kaibigan at kapitbahay. Puno ng pasasalamat ang kanyang puso. "Salamat," simula niya, puno ng emosyon ng boses. "Wala akong sapat na salita upang ipahayag kung gaano ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Ang inyong pagmamahal at suporta ay nagbigay sa akin at sa aking pamilya ng bagong pag-asa sa buhay. Hinding-hindi namin malilimutan ang inyong kabutihan." Sumama sa entablado si Carlos na ngayon ay mas mukhang malusog at masigla. Salamat sa kanyang patuloy na paggamot. "Mga kababayan at kabaryo, ang aming pamilya ay dumaan sa napakaraming pagsubok, ngunit lumakas kami dahil sa inyong lahat. Habang buhay kaming magpapasalamat sa inyong suporta at pagmamahal." Habang nagpapatuloy ang pagdiriwang, tumingin si Maria sa paligid, sa mga nakangiting mukha ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Puno ng kagaanan at pagpapasalamat ang kanilang mga puso. Habang isang araw ay nakatanggap din sila ng balita na tuluyan na ngang habang buhay na nakulong ang amo na nang maltrato kay Maria. Kaya naman ngayon, naging mas magaan na ang pagdadala ng buhay ni Maria, kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para lagi pa tayong makagawa ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.